Magandang araw sa inyong lahat. Bagong anunsyo mula sa Malacañang, Pangulong Duterte na i-meeting na ang mga opisyal ng gobyerno. Ano-ano kaya ang napag-usapan sa isinagawang special meeting? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa? Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpulong kagabi ang lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno sa Malacañang upang pag-usapan ang nangyayaring itwaan sa ibang bansa. Kabilang sa nakilahok ang ilang miyembro ng kanyang kabinete, mga matataas na pinuno ng sandatahang lakas, Philippine National Police at iba pang matataas na personalidad. Naglabas na nga ng opisyal na pahayag ang Malacañang ukol sa lumalalang tensyon. Giit ng gobyerno, ang posisyon ng bansa ay walang pakinabang sa gulo. We reiterate the position of the Philippines that war benefits no one. And that exactly a tragic bloody toll on the lives of innocent men, women, and children in the areas of conflict. Sinabi naman ng pamahalaan ang gagawing hakbang ng gobyerno kung sakaling lumala pa ang tensyon. Kasama na dito ang pagpapataas ng ekonomiya, pagpapanatili ng presyo ng pagkain, pagkakaloob ng proteksyon, paghahanap ng diplomatic channel upang maresolba ang gulo. Gagawin ito upang ma-improve pa ang produksyon ng palay sa bansa, nang hindi bababa sa 30 days. Ibig sabihin lang nito, mag-iimbak ng nasasapat sa kinukonsumo ng bigas kada araw. Pamimigay ng pinansyal na tulong sa magsasaka ng palay at iba pa. Inaprobahan na din ang Pangulo ang pamamahagi ng 500 million pesos na fuel subsidy vouchers sa lahat ng magsasaka at mangingisda dahil sa patuloy na pagtaas ng langis. Inaprobahan na din ng Pangulo ang rekomendasyon ng Department of Energy na ipatupad ang 2.5 billion pesos na pantawid pasada program, na mamimigay ng one-time cash assistance sa lahat ng driver ng pampublikong transportasyon. Kasama na din dito ang plano ng pamahalaan ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Reserve Infrastructure, kung saan magi-stock ng grudo, mga produksyon ng petrolyo at biofuel. Ito ay makakatulong upang makatugon sa interaksyon ng international na supply ng langis, kung saan ang gobyerno ay magbibigay ng tulong ng gasolina sa mga marginalized na sektor ng pagkonsumo ng langis na apektado ng sitwasyon bunsod ng krisis. Gayon din ang pagsusulong ng renewable energy adoption na makakatulong upang mapababa ang bill ng kuryente. Sa tingin nyo, sasapat na ba ang plano ng gobyerno upang matugunan ang magiging epekto ng krisis sa Europe? Ano sa inyong palagay ang dapat pang paghandaan ng administrasyon? Ikomento ang inyong palagay.